Ang cravings mo ba ngayon is yung classic, authentic, pansit, batil patong? Yung kumakain ka ng mainit-init na miki ng tigigaraw na nasahugan ng napakasarap at napakabangong yung karabing na hinaluan ng manamis-namis na gulay, routed, atola, yung perfectly cooked, authentic, classic, pansit, batil patong na dahan-dahan mong kakainin. Pero may tanong ako, ano ba talaga ang pagkakaiba ng pansit batil patong ngayon dun sa pansit or classic batil patong dati? Ang classic ay giniling lang. Giniling, konting kapatiti, at itlog. Yan lang ang unang pansit dito sa Tuguegalaw. Wala nang halong karahay o ano man lang yung basta classic lang ang pinag-uusapan. Yun lang, giniling, konting kapatiti. Kung walang kapatiti, yung pinatuho balatong, sprouted itlog, the best na yun. Ang classic na batil patong ay yung giniling lang na may liver, meron siyang konting gulay na kabatenga yung sinasabi nila. Hindi na sir, kasi nung una pa lang talaga, puro classic talaga yung mga luto ng mga pansiteria dito sa Tuguegarao. Wala yung mga karahay, wala yung kung ano-ano pa na tinatatings pa. Kaya talagang pure classic lang talaga lahat. Kaya nagpapansit ako, classic lang talaga yung gusto ko. Ang dati kasi nakasanayan namin, fresh liver, tapos giniling na fresh, tapos yun lang, tapos may kalong konting gulay, yung alam mo yung beef stock, yun lang. Tsaka ngayon, yung moderno ngayon, una yung sinatabing overload. Classic pa rin, mas the best kaysa sa tinatawag yung tutok-batok. Yung para sa akin yung classic, yung simpleng topping lang po, yung may ganito, toge ng gulay, yung hindi po na-over yung panya, yung topping sa pansit po. Mas okay po yung classic. Kasi hindi po ako nauumay dito. Yung ganito lang po na, no? Yung sa karabit lang, may liver, tsaka yung itlog, okay na po yan. Tapos yung kahit yung may toge, tsaka yung kabatiti lang po, okay. Hindi siya kasi na-overpower yung, ano, yung topping siya doon sa pansit. Nandun pa rin yung sarap ng pansit. Yung sa ating flight. Andito tayo sa Dolce Pansiteria kasi ang Dolce Pansiteria, isa siya sa nanalo nung nakaraan na Pansit Fest or Cooking Contest dito sa Tuguegarao City. So, pansinin nyo, ang Dolce Pansiteria, classic lang talaga yung entry nila kasi dito mo makikita yung authenticity ng Pansit Batil Patong. Pag sinabi mong classic Pansit Batil Patong kasi, ang makikita mo lang talaga is ganito. As in, ganito lang na pansit. Walang halong mga karahay, walang halong mga cibol. Walang Shanghai. As in, ganito lang siya kasimple. So, parang ito yung pansit namin way back. Bagal na, siguro 20 years ago, ganyan. Ito yung mga pansit na natitikman namin. So, ang makikita mo lang talaga dito is napakasimpleng pansit at saka napakasimpleng toppings. Meron siyang liver, meron siyang karabif, tapos meron siyang patola, ayan, may sprouted, at saka yung itlog. Yan lang. Ganyan lang ang pansit namin dati. Binisit ko kanina yung kitchen nila. Napansin mo talaga yung pure beef na nilagay nila dito. Yung kulay ng beef, red na red. Tapos yung fresh na fresh yung liver nila. So ganito lang talaga ang pansit dito. So tikman natin. Unang tikim mo pa lang. Alam mo yung parang ibabalik ka nila sa pagkabata mo nun na unang pansit mo. Unang tikim mo sa pansit namin dati. Hindi naman ako against dun sa mga overload nyo na ginagawa ng mga taga-Tuguegarao. Siyempre, sila kasi nagbibigay sila ng pangkakaiba naman para maging modernize yung pansit batil patong. Pero babalik at babalik ka pa rin dun sa pinaka-basic niya, which is itong classic pansit batil patong talaga. So, itong Dolce Pansiteria, dito mo talaga matitikman yung isa sa classic batil patong dito sa Tuguegarao. So, siyempre, pag may pansit, batil patong, hindi mawawala ito ginagawa namin na may sibuyas, sili, at saka toyo, kalamansi. Kailangan mo talaga maglagay dito. Ito yung sinasabi mo talagang classic pansit, batil patong. Kung gusto nyo matikman itong classic batil patong, andito lang sila sa Kapatan. Makikita nyo naman, highway lang. May mga karatula sila doon. Tapos, magtanong ka lang dito sa Kapatan mismo kung saan ang Dolce. Kilalang kilala sila dito. So, yun lang. I-enjoy ko muna itong food ko. Thank you for watching. 3F Moto. Peace.